Jomari Illana nagpropose na kay Abby Viduya, na bigla ang aktres at dating sexy star na si Abby Viduya nang biglang magpropose sa kanya ang partner na si Jomari Illana. Pinusuan at nilike ng napakaraming netizens ang engagement photos ng celebrity couple na nangyari habang nagbabakasyon sila sa Hong Kong. Ipinost ni Abby ang mga litrato nila ni Jomari sa kanyang Facebook account kahapon, August 21, na may caption na, "He proposed and I said yes. This was such a big surprise. I wasn't expecting this baby. I couldn't stop crying. You make me so happy, baby. I love you for eternity," mensahe pa ni Abby. Dugtong pa ng aktres, "Funny thing is all our wedding plans is set, but you wanted to propose to me where our love began 30 years ago. So excited for our future as husband and wife. You are the sweetest baby." Naging magkasintahan sila Jomari at Abby noong mga bata pa sila, at nagkahiwalay at nagkaroon ng kani-kanyang pamilya ang bawat isa, pero matapos ang 30 years ay muli silang nagkabalikan, at ngayon nga ay nakatakda ng magpakasal. Post na si Joe. May nakarete ka na na parang concept ng wedding. Actually, hindi kasi ako yung nagda-dream of wedding. I just want it simple eh. Ako, napaka-simple ko na rin. Gusto ko lang yung kami lang, family, friends. But si John kasi, he wants yung bongga. Everyone's there. So, pwede na ba kayong pakasal? Oh, yes. Ah, yeah. I'm legally single. He's legally single. So, wala bang ano na mag-post na siya? Ask him. Talaga? Mm-hmm. Kumusta yung mga anak mo? Okay naman sila. They're good in Canada. Ano eh, we're gonna be the ones to visit them here. Kasi nag-aaral sila eh. Pero sila yung tipo ano, accepted nila yun. Yeah, nung nasa Canada pa ako, pag video call ko si John, they talk to him. So alam na nila before pa na talaga kay John? Oo, kami na ni John nung may LDR relationship pa kami. Pero, older yun. Uy, ang dami nagtatanong, bakit daw after 30 years, at saka palang magpapakasal si Jomari Illana, at saka itong si Abby Viduya? Kasi po, nung mga bata pa sila, nung guwapings time, ano, guwapings days, naging magkarelasyon na po si Abby Viduya at saka si Jomari. Hanggang sa dumating po yung panahon na nagkanyikanya na po sila ng landaan, ay napunta na ng Canada. Napunta na ng Canada si Abby at si Jomari naman ay nagkaroon na rin ng relasyon kay Abby Melendez, kay Aramina at marami pang iba. Pero nung muli silang pagtagpuin ng panahon, nagkabalikan. Talagang para sila sa isa't isa. Nakakatuwa yung ganyan, di ba, Romel? Opo, ito yung tinatawag nating destiny na tinatawag na kahit na ilang taon, ilang babae, ilang lalaki ang nakilala mo at nakarelasyon mo, pag hindi para sa'yo, yung isang naghihintay na sa'yo, yun ang darating sa buhay mo, makakatuluyan. At saka gagawa at gagawa ang panahon. Gagawa at gagawa ng paraan ng pagkakataon para muli kayong pagtagpuin at yung unang hindi natuloy, na pagmamahalan, mabigyan ng pangalawang bugso, ika nga. Katulad ngayon, nagkaroon na ng anak si Jomari, mga anak, di ba? At si Abby din naman ay meron na ring mga anak na nasa Canada. Pero tingnan mo, inayos nila ang kanilang buhay. At ngayon nga, nag-propose na si Jom kay Abby. Iyak daw siya ng iyak. Kita mo ha, after 30 years ha, umiiyak-iyak pa si Abby. Paano pa yung mga bagets, di ba? Yung mga bago. Oh. Yung makita nila yung kanila mga magulang na nakahanap na ng kanilang tunay na tinatawag na kaligayahan. Mm-hmm. Diba? Talagang pinagtagpo sila ulit. Maganda yun. Mm-hmm. Pinagtagpo sila ulit kahit pa tatlong dekada na po ang nakararaan pa. At sabi nga ni Boise Caragay, love is lovelier the second time around. Yun. Ah, totoo naman yun eh. Diba yung pangalawang sigwa, yan ang pinakamasaya.
talagang may forever kina Abby Biduya at Jomar Iliana. Sa tagal ng panahon ay nagkatuluyan din sila at magpapakasal na. Nakakatuwa naman, sabi ni Tita Nene Olanday. Oh, di ba? Nakakatuwa, nakakatuwa talaga. Marami pong ganyang istorya. Yung mga bata pa sila nung maging magkarelasyon, tapos nagkanikanyang landas na sila, nagkanikanyang relasyon na, pero dumating ang pagkakataon na pinagtagpo uli sila ng panahon. Ang ganda-ganda ng ganyan. Para sila talaga sa isa't isa. Di ba ang sabi, pagka daw ipinanganak ang isang tao, meron na talagang katuwang sa buhay na nakadulong para sa kanya. Meron daw ganon, di ba? May mga taong nasasalubong tayo na tinatanguan lang natin. Meron na may kinakausap lang natin. Meron naman yung hihintuan natin. Hihintuan natin at kakausapin ng matagal na panahon. Yun yun. Yun so ito na ngayon, nabubuhay na naman ang mga pag-asa ng mga panay, na yung mga labtim-labtim na kung hindi sila lang katuloy, malay naman natin. Di ba na? Ito yun. Malay maganda. Naman natin. Ay, may bit-bit na pag-asa ito. Correct. Oh. Ang maganda lang, wala na silang natatapakan. Inayos na nila. Inayos na nila ang kanilang buhay. At ngayon nga, eto na, 'di ba? Patungo na sa altar ang kanilang relasyon na nakakatuwa dahil pinatunayan nila na mayroon palang forever, 'di ba? Wala man yung forever na and they lived happily ever after. Malay natin, baka hanggang sa kaduluduluhan. Sila pa rin talaga, di ba? Yun lang naman yun. Ganun lang naman yun.